po si Ivan Mandy, isang third generation Chinoy. Isa akong cultural tour guide sa Maynila at isa sa mga lugar na ginagawa namin ng tour ay sa makasaysayang distrito ng Binondo. Marami sa mga negosyo sa Binondo, pinagpasahan-pasahan ng pamilya. No? Isa yan sa si Holland. Alam ko may mga 50 years na yan, noong 1966 pati na yan. So, nagbibenta sila ng hopya, isa sa mga bagay na hinahanap ng mga tao sa Binondo. So, marami sa mga paninda sa mga tindahang ganito ay mga bagay na dinala ng mga ninuno namin dito sa Maynila. Halimbawa, yung tikoy, pero syempre, dahil sa kalaunan ng panahon, kumbaga ba nag-adapt na rin siya sa makabagong pamamaraan. Tulad nito, tikoy gawa sa isda, hugis isda. Lumaki ako sa Binondo, yung kasaysayan ng pamilya ko sa tatay ko, nagsimula sa Binondo kasi yung lolo ko at yung lolo sa Tuhod, pumunta sila dito galing sa China nung panahon ni Quezon, no? So, nung Commonwealth. At dito na pinanganak yung magulang ko, pati yung lola ko sa kabila, pati ako. So, yung kasaysayan na yan, nasa dugo ko yan eh. So, yung Binondo ay tinatag noong 1596 ng pamahalaang kolonyal ng mga Kastila para sa pagpapalaganap ng relihiyong Katoliko sa mga imigranteng Incheck noong araw. So, pwede mong sabihin, isa siya sa pinakamatandang Chinatown sa buong bansa. Ito yung simbahan ng Binondo, tinayo noong 1596. So makakita mo sa simbahan na to na isang napakalumang pamayanan dito sa Binondo. No? At hindi lang siya puro mga Incheck noong araw. Meron ding mga Tagalog, meron ding mga Kastila. Hindi napapansin ng mga tao na nagpupunta sa simbahan. Pero may mga lumang lapida sa sahig ng Binondo Church. Ang pinakamatanda, 1722. So makakita nyo na kahit noong 1722 may nakalibing na banda rito na napakalumang pamayanan ng Binondo. Merong isang maliit na painting dito sa simbahan ng Binondo. Ito ay isang anyo ng tinatawag na Nuestra Señora de Biglang Awa. Ngayon, ayon sa oral history dito, no, pininta yan noong 1500s at may ituturing isa sa pinakaluma, kung hindi pinakalumang painting na patungkol sa Katoliko. Sa kasaysayan ng Maynila, no, ang Binondo ay tungkol sa kalakal. Makikita mo yung kasaysayan ng kalakal sa arkitektura ng Binondo, no? Kasi kung makikita mo yung mga lumang gusali na natitira pa dito, tinatawag silang shop house kasi ang baba nila nung araw ay tindahan at yung taas nila ay tirahan. So makikita mo sa loob ng 400 taon, dito yung sentro ng komersyo sa Maynila. Oo, lalo na ngayon sa palagay ko sa generasyon namin, meron siyang kamalayan na isa siyang pamana ng kultura, ng ninuno. Siyempre, Pilipino kami, pero meron kaming mga pamana. Gaya ng ibang Pilipino dyan na may pamana na galing sa ninuno nila, mga yung tinatawag na ethnic culture, di ba? Mga Ifugao, mga Maranao, no? So parang sa amin, sa mga Chinoy, ganun din. Nga lang, ang pinanggalingan ng kultura namin nagmula sa China, gawa nga ng pagiging immigrant ng mga ninuno. Ako po si Janet C. Nakatira dito sa Binondo. Ika-third generation na po kami dito. Ang nature ng family business namin here is yung pagbebenta ng mga paper money, joss stick, candles, and yung mga related sa mga religious offerings. Ang joss stick, ginagamit siya sa
let's say gusto natin makipag-communicate sa mga santo or sa mga ancestors natin, kailangan natin gumamit ng insenso. Ang paper money, ino-offer natin yon sa kanila. Merong paper money for the santo o kaya paper money po para sa mga kaluluwa. Ang paggamit po kasi ng insenso, dalawang klase po yon. Pag gusto natin mag-offer sa mga santo, ang ginagamit natin, 3 pirasong stick or yung tinatawag nating odd numbers. Pero, pag ang gusto nating makausap or mag-alay sa mga kaluluwa, ang ginagamit nating number of sticks ay 2 or even numbers. Ang kulturang pag-iinsenso, ang kulturang pag-aalay ay isang parte dito sa Binondo dahil karamihan ng nagtitinda dito ay mga Filipino-Chinese. So yun din ang dapat puntahan din ng mga iba't ibang tao, hindi lang dahil sa pagkain, kundi dahil din dito sa tradisyong nag-aalay tuwing matapos ang taon. Tingnan mo yung kasaysayan ng Binondo, tinayo siya noong 1596 bilang isang pamayanan para sa mga Kristiyanong Inchik, no? Ang nagtayo niya ng mga Kastila. Pero ngayon, kung titingnan mo, ang hindi lang siya puro mga Kristiyano. So marami rin yung mga relihiyon at yung mga traditional na relihiyon na dinala ng mga sinaunang imigranteng Inchik noong araw. Halimbawa, ang Buddhist, no? At saka ang Taoist na relihiyon. So ito ang lihim ng Binondo, no? So marami ka rin nakakita dito ng mga tagong kapilya na hindi rin bukas sa publiko, gawa nga nung iba para sa komunidad lang o para sa mga nagsasamba lang. So ito, mukha itong isang Buddhist na simbahan. At ngayon lang din ako nakapasok dito. Yung mga imigranteng Chino, yung mga anak-anak at apo-apo nila, yung mga tinatawag na Chinoy, nag-adapt din sila sa kultura natin. At makikita mo rito, isang Kristiyano na kapilya, Katoliko, pero kung mapapansin mo, meron siyang insenso, at saka meron siyang tinatawag na ganito, no, yung puwa-puwe. Ngayon, itong puwa-puwe na to, isa itong traditional ng pamamaraan ng mga sinaunang Inchik para magtanong sa mga puon at Panginoon. No? So pag tinapon yan, may ano yan, meron niyang kahulugan. No? Pwedeng oo, pag ganyan, pwedeng hindi. Merong mga kalakal o negosyo sa Binondo na para sa komunidad lang. Halimbawa, yung mga tindahan na may kinalaman sa pananampalataya. Kasi nga, gawa ng yung ibang mga Chinoy, ano pa sila, hindi naman sila Kristiyano, Budista o Taoist, meron mga bagay na ginagamit sa mga relihiyong iyan na hindi mo ginagamit sa pagsamba sa Katolikong relihiyon. So ang mga parokyano niya, yung mga medyo old-timers ba? Ang gusto ko sanang makita is yung Chinese New Year, isang panahon din ito sa atin na para unawain natin ang isang komunidad na matagal nang nandyan, pero ang alam natin ng karamihan, no, medyo ano lang, hanggat siopaw siomay, pampaswerte, tikoy lang. So hindi na lumalalim yung pagkaunawa dun sa komunidad, yung pagkakaiba, tsaka yung pagkakapareho sa atin.